mo ba na may isang barko ng Pilipinas na nagdudulot ng matinding sakit ng ulo sa China at posibleng maging dahilan ng isang malaking giyera sa South China Sea? Mamaya, ibubunyag natin kung bakit handang-handa ang Pilipinas sa anumang aksyon ng China at kung paano natin pinapatunayan na hindi tayo magpapatalo sa teritoryo natin. Mga Kapals Point, welcome sa ating channel. Ngayon, magdi-dive tayo sa isang mainit na issue na siguradong magpapanginig sa inyo. Isipin mo, isang barko lang ng Philippine Coast Guard nakatayo lang sa gitna ng dagat? Pero nagdudulot ng matinding galit sa China to the point na gusto nila itong hilain palabas ng Escoda Shoal. Ano kaya ang meron sa BRP Teresa Magbanua at bakit ito napaka-importante? Pero bago natin sagutin yan, may mas malaking tanong. Bakit ba nagiinit ang sitwasyon sa West Philippine Sea? Una sa lahat, kailangan nating maintindihan kung gaano kaimportante ang lugar na to. Alam nyo ba na more than 3 trilyong dolyar worth ng ship commerce ang dumadaan dito taon-taon? Kaya naman, hindi lang Pilipinas at China ang may interes dito. Pati Vietnam, Malaysia, Indonesia at Brunei. Gusto rin makakuha ng parte ng South China Sea. Pero tayo, mga Pinoy, may special na karapatan dito. Bakit? The Philippines has a right to the resources and activities within 200 nautical miles of our coastline. At guess what? Our naval ship, the BRP Teresa Magbanua, is stationed at Escoda Shoal, which is well within that zone, just 75 nautical miles from Palawan. Pero, bakit ba sobrang galit ang China sa presence ng barko natin doon? According to Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson ng Philippine Navy, may mga contingency plans na ang Armed Forces of the Philippines kung sakaling subukan ng China na ito ang BRP Teresa Magbanua. Pero guys, ano ang plano na ito? At bakit alam ito ng mga Western allies? Kinakabahan ako sa plano na ito kung tama ang naiisip ko. Kasi parang alam din ng China ang plano na ito at mukhang handa sila dito. Kamakailan lang ay sinabi nila na dudurugin nila ang kahit sino mang bansa na mangangahas na manghimasok sa isyu ng South China Sea. Dapat na bang maghanda ang bawat Pilipino at mag-imbak ng pagkain sa napipintong panganib? Makinig ng mabuti mga Kapals Point. Kasi posibleng ang Philippine Navy at ang mga Western allies nito, lalo na ang US, ay nasa isang strategic waiting game. Naghihintay na magkamali ang China na posibleng mag-trigger ng Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at US. Kasi kung hindi aalis ang Teresa Magbanua sa Escoda at pipilitin itong hilain ng China Coast Guard, ano sa tingin nyo ang gagawin ng ating Navy? Tutunganga. Narito kung bakit may logic ang teoryang ito. Estratehiya ng deterrence. Maaaring gumagamit ang Pilipinas at US ng isang kalkuladong estratehiya ng deterrence. Pinoposisyon ang mga puwersa sa paraan na nagpapakita ng lakas ng hindi naguudyok ng direktang gulo. Sa pamamagitan ng patuloy na presensya at pagpapatibay ng soberenya sa mga lugar tulad ng West Philippine Sea, malamang na nagpapadala ang Philippine Navy ng mensahe sa China. Narito kami at handa kami. Gayunpaman, iniiwasan nila ang mga aksyong maaaring ituring na provokasyon upang mapuwersa ang China na maging agresor kung sakaling sumiklab ang labanan. The importance of shooting the first bullet. Para ma-invoke ang Mutual Defense Treaty, dapat magkaroon ng armed attack laban sa alinmang partido. Ibig sabihin, maingat ang Pilipinas at US na huwag paigtingin ang sitwasyon mismo. Alam na ang isang aksyon na unang gagawin ng China ay magbibigay ng pinakamalakas na legal at moral na batayan para sa intervention ng US. Kung unang magpaputok ang China o gumawa ng aksyon na maituturing na atake tulad ng pagwasak o paglubog ng barko ng Pilipinas, agad na mapupunta sa Pilipinas ang simpatiya at suporta ng international community.
Dito, papasok ang obligasyon ng U.S. sa ilalim ng kasunduan. U.S. interests sa rehiyon. Malaki ang interes ng U.S. sa South China Sea. Hindi lang nila gustong tiyakin ang kalayaan sa paglalayag sa isa sa pinakaabalang shipping lanes sa buong mundo, kundi nais din nilang kontrolin ang lumalaking kapangyarihan ng militar ng China sa rehiyon. Habang obligado ang U.S. sa kasunduan nito sa Pilipinas, malamang naghihintay ito ng tamang sandali para kumilos. Kapag malinaw na ang legal na batayan at suportado ito ng international community. The Philippines Tactical Patience. Para sa Pilipinas, lalo na sa ilalim ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., posibleng estratehiya ang tinatawag na tactical patience. Sa patuloy na pagpapakita ng presensya ng mga barko tulad ng BRP Teresa Magbanua, ipinapakita ng bansa ang determinasyon nito nang hindi nagpapasimula ng gulo. Kasabay nito, patuloy ang pag-file ng mga diplomatic protests, 176 na sa ngayon, upang ipakita na ginagawa ng Pilipinas ang lahat ng mapayapang paraan upang kontrahin ang mga aksyon ng China. Kung sakaling tumindi ang sitwasyon at umatake ang China, agad na maari itong mag-apela sa U.S. at ibang mga kaalyado sa ilalim ng konsepto ng self-defense. The MDT as a last resort. Ang pag-invoke ng Mutual Defense Treaty ay hindi biro. Maaari itong humantong sa direktang labanan ng puwersa ng US at China. Isang bagay na malamang parehong iwasan ng magkabilang panig. Gayunpaman, kung masyadong lumampas ang China, maaaring gamitin ng Pilipinas at US ang pagkakataong ito upang palakasin ang kanilang tugon. Malamang naghahanda ang dalawang bansa para sa senaryong ito, pero naghihintay ng tamang oras na bibigay ang China ng sapat na dahilan. Sa madaling salita, posibleng hinihintay ng Philippine Navy at ng mga Western allies nito ang China na unang magpaputok. Ito ang magbibigay sa kanila ng legal at moral na batayan para i-invoke ang Mutual Defense Treaty at isama ang US sa labanan kasama ang suporta ng international community. The current posture of the Philippines, continuing to assert sovereignty while avoiding overt provocations, ay nagpapakita na maingat silang nagmamaniobra sa sitwasyon. Alam na ang isang maling galaw ng China ay maaaring magpabago ng laro na pabor sa atin. Ano sa tingin niyo, tama ba na ipinadala natin ang barko natin doon? O dapat ba tayong mag-back down sa pressure ng China? I-comment niyo ang sagot niyo sa baba. Mga ka-Pulse Point, ang tanong ngayon, saan kaya patungo ang lahat ng ito? Magkakaroon ba talaga ng peaceful resolution? Let's just all pray. Abangan ang susunod na episode para sa mga bagong developments. At kung gusto nyong malaman ang mga latest updates tungkol sa West Philippine Sea, i-like, share, at subscribe sa aming channel. Salamat sa panunood. Tandaan, ang West Philippine Sea ay atin at responsibilidad nating protektahan ito. Hanggang sa susunod!